Ang pelikula ay nagsimula sa taong 2014. Ang global warming ay nasa kasagsagan nito at ang pagbabago ng klima ay malapit nang wakasan ang buhay ng tao ng biglaan. Ang mga karaniwang tao ay umaasa sa mga siyentipiko upang kahit papaano ay iligtas ang mundo habang ang mga siyentipiko ay nagpapanik dahil mabilis na nababawasan ang mga mapagkukunan. Nang ang sangkatauhan ay isang hakbang na lamang mula sa pagkamatay, isang mahiwagang pampalamig na tinatawag na CW7 ang natuklasan. Sa tamang dami ng CW7 sa kapaligiran, sinasabing babalik ang mundo sa natural nitong anyo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, ang mga awtoridad sa 79 na bansa ay sama-samang nagpasya na maglabas ng tiyak na bilang ng CW7 sa kapaligiran. Ang programa ay sinimulan at matagumpay na natapos. Gayunpaman, ang mga resulta ay bagay na hindi naisip ng sinuman kahit sa kanilang panaginip. Sa halip na labanan ang global warming, pinapalamig ng CW7 ang kapaligiran sa matinding antas, kaya't ang buong mundo ay nagyelo at ang mundo ay bumalik sa panahon ng yelo. Halos lahat ng tao ay nagyelo hanggang mamatay nang wala pang isang linggo. Maliit na porsyento lamang ng mga tao ang mabubuhay sa pamamagitan ng pagsakay sa isang tren na tinatawag na Snowpiercer na itinayo ng isang railway specialist na si Wilford. Ito ay pinapagana ng isang walang hanggang paggalaw ng makina na kayang gumana kahit sa matinding temperatura. Ang tren ay hindi tumitigil, umaandar sa loob ng 24 na oras ng 365 araw. Ito ay dahil ang sistema ng pag-init sa loob ay gumagana lamang kung ito ay patuloy nagagalaw dahil kung hindi, pati ang tren ay magyeyelo. Ang riles ng tren ay papunta sa iba't ibang bansa sa kadahilanang ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagdaan sa bawat riles sa mundo. Ang tren ay tumatagal ng eksaktong isang taon upang makagawa ng isang buong bilog sa riles nito at nag-iisang paraan para masukat ng mga tao ang oras. Makalipas ang 17 taon, taong 2031 ay umaandar pa rin ang tren at hindi kailanman huminto. Sa loob, nahahati ang mga tao sa tatlong magkakaibang klase, ang pinuno ng buong populasyon ay ang lumikha ng tren, si Wilford. Sinasabing siya ay nakatira sa itaas ng imbaka ng makina at may isang buong silid para sa kanyang sarili. Kasunod niya ay ang mga first class, na hanggang 1% lang ang populasyon. Nakatira sila sa pangharap na compartment at natatamasa ang lahat ng kaginhawaan sa buhay tulad ng mga bar, mamahaling restaurant, salon, ospital, at maging mga paaralan para sa kanilang mga anak. Ang pangalawa ay ang gitnang compartment na binubuo ng mga manggagawang nagtatrabaho para sa mga first class. Hindi sila nakakatanggap ng maraming serbisyo ngunit nakakakuha sila ng pagkakataon upang makagawa ng sarili nilang paraan para makaakyat sa first class. Pagkatapos, sa huling maliit na compartment na walang bintana ay nakatira ang isang populasyon ng mga mahihirap na tinuturing na parang mga baka. Hindi sila binibigyan ng anumang mapagkukunan maliban sa paminsan-minsang binibigay na mga itim na sangkap. Ang grupo ay nakakaligtas sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang sarili na mabuti na lang at sila ay buhay pa ngunit wala man lang silang pribilehiyong tumingin sa sikat ng araw. Para sa pagkain, ang tren ay may sariling hardin, doon ay nagtatanim sila ng sapat na gulay para sa first at second class. Samantala, ang tubig ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng yelo sa harap ng tren. Isang hapon, dalawang gwardya ang pumunta sa huling compartment para mamigay ng pagkain, muli ito ay ang parang jelly na sangkap at tinatawag na protein bar. Sa pagkakataong ito, ang mga gwardya ay nagtatanong kung mayroong nakasakay na marunong tumugtog ng violin dahil kailangan nila ng isa para sa libangan ng mga first class. Lumalapit ang matandang mag-asawa ngunit isa lang pala ang makakasama sa kanila. Nang tumanggi ang mag-asawa na wala ang isa't isa, itinulak ng mga gwardya ang matandang babae at kinaladkad ang asawa nito. Ang pinuno ng mga mahihirap ay dalawang binata na nagngangalang Curtis at Edgar. Ginagawa nila ang kanilang makakaya para sa komunidad ngunit hindi pa sila nakagawa ng anumang makabuluhang pagbabago. Araw-araw, nakakatanggap sila ng isang capsule na nasa loob ng isang random na protein bar na may mensahe sa loob. Noong una, ang mga mensahe ay naglalaman ng blueprint ng tren at mga nakakapagpasaya na pangungusap. Sa pagkakataong ito, naglalaman ang capsule ng pangalan ng nagdesenyo ng tren, si Nam. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa compartment ng bilangguan. Walang nakakaalam kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe sa kapsul ngunit naniniwala si Curtis na sila ay kakampi. Sa nakalipas na 17 taon, dalawang beses na nagprotesta ang mga mahihirap.
Ngunit pareho itong nabigo at nagdulot ng maraming pagkamatay ngunit hindi nagbago ang kanilang diwa upang ipaglaban ang pantay na karapatan. Patuloy na pinaplano nina Curtis at Edgar ang kanilang susunod na hakbang at hinihikayat ang mga tao na sumali sa kanila. Isa sa mga pasahero na mahirap ay ang matandang nagngangalang Guillem. Nawalan siya ng isang braso at isang paa ngunit determinado siyang mapabuti ang kanilang sitwasyon sa pamumuhay. Siya rin ang espiritual na pinuno ng grupo at siya ang dahilan ng pagkakaisa ng lahat. Lumapit si Curtis kay Guillem para ipakita ang pinakabagong mensahe. Naniniwala sila na may tao na gustong magkakilala si Curtis at ang designer na si Nam. Habang nag-uusap sila, pumasok ang mga gwardya sa compartment nila at sinimulang sukatin ang taas ng bawat bata. Sa wakas, nagpa siya silang kumuha ng dalawang bata, nagngangalang Timmy at Andy. Umiyak at nagmakaawa ang ina ni Timmy para tumigil sila ngunit itinulak lang ito ng mga gwardya. Inihagis ng isang lalaking nagngangalang Andrew ang kanyang sapatos sa mga gwardya, dahilan ng pagkulo ng kanilang dugo. Pagkatapos, makikilala natin ang isang babaeng nagngangalang Minister Mason. Siya ang namamahala sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa tren at siya rin ang tanging first class na nakita ng mga mahihirap. Bilang parusa, pinalagay ni Mason ang braso ni Andrew sa labas ng tren sa loob ng 7 minuto. Nang inilagay nila ang kanyang braso sa labas, ito ay ganap na nagyayelo na. Pagkatapos ay pinutol ito ng mga gwardya gamit ang martilyo, na iniwan siyang nagdurugo at nakakaramdam ng sakit. Sinabi ni Mason sa mga mahihirap na maging aral ito dahil para silang mga sapatos na ang mismong trabaho ay manatili sa ibaba. Matapos huminahon ang lahat, ang buong komunidad ng mahihirap ay galit na galit. Hindi ito ang unang pagkakataon na trinato sila na parang mga hayop ngunit sa pagkakataong ito, pagod na sila sa kawalan ng hustisya. Sa buong gabing iyon, gumawa sila ng detalyadong plano upang salakayin ang mga gwardya. Ang usap-usapan ay naubusan ng bala ang mga gwardya sa huling protesta at ang mga dalang baril ay walang laman. Si Curtis ang titingin kung totoo ang chismis. Kinabukasan, bumukas ang pinto ng compartment at pumasok ang lalaking nagdadala ng pagkain araw-araw. Lumapit sa kanya si Curtis at itinutok ang baril sa kanyang sarili, hinihiling na barilin ng lalaki. Totoo nga na walang laman ang baril na senyales para umatake ang iba. Gumagana ang plano at nakapasok sila sa seksyon ng kulungan ng tren. Doon, nakilala ni Curtis ang taga-disenyo na si Nam na ang pangalan ay nakasulat sa huling mensahe. Si Nam at ang kanyang batang anak na babae na si Yona ay naadik sa isang sangkap na tinatawag na Cronel. Sasang-ayon lamang sila na sumali sa grupo kung bibigyan sila ng sapat na Cronel. Sumang-ayon si Curtis at tinatanggap sila sa komunidad ng mahihirap. Gamit ang kanyang kakayahan, binuksan ni Nam ang pinto ng susunod na compartment na may bintana. Halos hindi makapaniwala ang grupo kung gaano kaliwanag ang compartment dahil sa wakas ay nakikita na nila ang sikat ng araw pagkatapos ng 17 taon. Kasunod nito, pumasok sila sa kusina na espesyal na ginawa para sa mahihirap na klase. Sa kanilang kakilakilabot, natuklasan nila na ang protein bar na kanilang kinakain ay binubuo ng mga iba't ibang ipis. Pagkatapos ng ilang higit pang mga compartment, nagpayo ang matanda na kung makakarating sila sa water filtrate at ito'y kanilang makokontrol. Maaari silang makipagnegosasyon sa mga mayayaman at sa ganoong paraan, maaari silang humiling ng pantay na karapatan para sa lahat. Gayunpaman, nagulat sila nang buksan nila ang susunod na pinto at makita ang isang kawan ng mga bantay na may hawak na mga palakol na naghihintay sa kanila. Isang matinding laban ang naganap kung saan maraming tao mula sa magkabilang panig ang nawalan ng buhay. Sa gitna ng labanan, napansin ni Nam ang mga yelo sa labas ng tren na malinaw niyang naaalala na hindi ito katulad ng dati bago siya makulong. Nangangahulugan na ito ay tiyak na natutunaw sa ilang bahagi at ang mga tao ay malapit ng mabuhay sa lupa. Biglang nag-anunsyo si Mason na hiniling sa mga bantay na patayin ang 70% ng mga mahihirap na tao. Kasabay nito, tumawid ang tren sa isang tunnel, ito ay nagbibigay sa mga bantay ng kalamangan dahil sa kanilang mga night vision goggles. Marami sa mga kasama ni Curtis ang namatay sa sumunod na laban. Ngunit sa huli, ang malupit na ministro ay nahuli at pinagbantaan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang huminto sa pagpatay. Gustong patayin ng mga tao ang babae pero kailangan pa rin nilang manipulahin ang mga alip-ores nito. Nang tanungin, inihayag niya na ang mga bata na ninakaw kahapon ay kasama ng kapitan ng tren na si Wilford. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa mga bata ngunit alam niyang marami sa kanila ang inuutusan niya.
Nangako si Mason na dadalhin ang grupo sa compartment ni Wilford bilang kapalit ng kanyang buhay. Sumang-ayon si Curtis ngunit kakaunti lamang ang mga taong pinamumunuan niya ang nagpasya na sumama kay Mason. Ang iba ay mananatili sa likod para sa kanilang sariling kaligtasan. Bago umalis, gumawa si Andrew ng larawan ng grupo kasama si Mason na may sapatos sa kanyang ulo. Ito ay isang sampal sa kanya nang sa oras na inihambing niya ang mga mahihirap na tao na mas mababa pa sa isang sapatos. Pagkatapos nito, pumunta sila sa mga first class na compartments na binubuo ng aquarium, greenhouse na may mga sariwang prutas, at sushi station. Si Mason ay hiniling sa kanila na umupo para sa sushi at walang kahihiyang ipinagmamalaki ang tungkol sa mga serbisyo. Ngunit habang ang iba ay tinatangkilik ang sariwang isda, pinaupo siya para kumain ng protein bar. Ang susunod na compartment ay ang paaralan para sa mga bata. Simula sa murang edad, na-brainwash na sila tungkol sa mga mahihirap na tao at tinuruan silang tumingala kay Wilford bilang kanilang hari. Tinanong sila ng ina ni Timmy tungkol sa mga nawawalang bata at ipinakita ng isang maliit na batang lalaki na dinala sila sa harap ng pintuan. Kasabay nito, ang tren ay dumaan sa isang napakalaking lugar. Ito ang lugar kung saan kitang-kita ang mga katawan ng 7 tao na nagyelo. Sila ay mga explorer na tumalon sa tren ilang taon na ang nakalilipas, umaasang mabubuhay sa lupa. Bumalik sa compartment ng mga freeloader, ang lahat ay naiinip na naghihintay sa pagbabalik ng grupo na may dalang magandang balita. Nakapagtataka, nilapitan sila ng isang lalaki na may dalang karito na puno ng mga itlog. Laking gulat nila sa pag-aakalang lahat ng uri ng hayop sa lupa ay namatay. Ang lalaki ay ngumiting sinabi sa kanila na mali ang kanilang pag-aakala, katulad ng kwento tungkol sa mga baril na walang laman ay chismis din. Sa sinabing iyon, naglabas siya ng baril at nagsimulang magpaputok sa kanila. Katulad nito, ganoon din ang ginagawa ng guro sa silid-aralan ng mga bata. Nagawa niyang patayin si Andrew bago siya mapatay ni Curtis. May monitor din ang silid-aralan kung saan nakikita sa CCTV footage ang huling compartment para sa mahihirap na tao. Dinala ng isang bantay sa compartment si Gilliam at sa harap ng kamera ay binaril siya. Labis na nasaktan ang puso ni Curtis nang masaksihan ito. Dahil malapit sa puso niya si Gilliam, kaya galit na galit niyang pinuntahan si Mason upang may paghiganti. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pagsulong at napunta sa isang silid na puno ng mga matataas na tao na nakikihalubilo sa isa't isa. Tinatangkilik nila ang mga luho tulad ng alak, mamahaling damit, salon, gamot, at mga doktor. Bago pa man makapasok ang grupo sa silid ng makina, sinalakay sila ng iba pang pangkat ng mga bantay. Lumaban sila sa abot ng kanilang makakaya ngunit namatay ang ina ni Timmy sa labanan. Ngayon, ang tanging nabubuhay ay sina Curtis, Nam, at ang kanyang anak na si Yona. Tinawid nila ang isang club na puno ng matataas na kabataan at sa wakas ay narating nila ang pinto ng silid ni Wilford. Ang pagbukas ng pintong ito ay hindi napag-aralan ni Nam kaya umupo muna sila saglit. Nagsimulang ikwento ni Curtis ang panahon noong bago pa lang sila sa tren. Para sa unang ilang buwan, ang pinakamababang klase ay binigyan ng walang anumang pagkain. Nang tumama ang desperasyon, napunta sila sa kanibalismo. Mahilig kumain ng mga bata ang mga matatanda dahil malambot ang kanilang mga karne at nakibahagi rin dito si Curtis. Isang araw, sa sobrang gutom niya ay gusto niyang kainin si Edgar, ang yumaong kasama ni Curtis na bata pa lang noon. Sa oras na iyon, pinigilan siya ni Gilliam at inalok ang kanyang kamay kapalit ng buhay ng bata. Iyon ang dahilan kung bakit siya nawala ng isang braso at paa. Makalipas ang ilang araw, mahimalang binigyan sila ng mga protein at ang populasyon ay nakaligtas. Gayunpaman, hindi mawala sa isip niya ang kanyang nagawa. Ito ang dahilan kung bakit siya ay mahigpit na lumalaban para sa mga tao. Pagkatapos makinig sa kwento, inihayag ni Nam na posible ang buhay sa labas ng tren at sinabi kay Curtis ang tungkol sa bundok na nakita niya kanina. Ibinunyag din niya na hindi siya adik at nangongolekta ng crown owl para gumawa ng pampasabog. Nais niyang gamitin ito upang makagawa ng butas sa tren at lumabas. Nang sisimula na sana niya ito, binaril siya ng kanang kamay ni Wilford sa binti at pinapasok si Curtis sa loob. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nakilala niya si Wilford na tumanda na. Inihayag ni Wilford na siya ang nagpadala ng mga mensahe sa kanya. Ginagawa niya ito upang simulan ang kaguluhan. Kada ilang taon, pinupukaw niya ang mababang uri kaya nagprotesta sila at ilang tao ang pinapatay. Ito ay isang marahas na hakbang na ginagawa upang matiyak na ang populasyon sa tren ay mananatiling pinapamahalaan.
Papatayin sana ang mga nagprotesta ng dumaan sa tunnel, ngunit nabago ang plano ng mahuli nila si Mason. Hindi lang iyon, alam din ni Gilliam ang tungkol sa plano at tinutulungan niya si Wilford mula sa loob. Kahit na ginawa niya ito para manatiling buhay ang populasyon ng tao, hindi maiwasan ni Curtis na mabigo sa kanya. Sa labas, sinusubukan pa rin ni Nanam at Yona na magpasabog ng salakayin sila ng mga lasing na tao, nataranta si Yona at tumakbo kay Curtis para humingi ng tulong. Bigla nilang napansin ang isang compartment sa sahig kung saan nakaupo si Timmy sa pagitan ng mga makina na kanyang inaayos. Dahil maliit ang espasyo, mga bata lamang ang maaring mag-ayos ng mga sirang bahagi ngunit sa halip na ang mga first class na bata, pinili ni Wilford ang mga mahihirap na tao. Ito ay ikinagalit ni Curtis at inatake niya si Wilford at pinatalsik siya bago sinubukang tulungan si Timmy palabas ng compartment. Sa labas, sinisindihan ni Yona ang pampasabog. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo bago isang malakas na putok ang nagpasiklab sa buong tren. Nadiskaril ito at lahat ng nasa loob ay namatay sa pagsabog. Sa huling eksena, nakita sina Yona at Timmy na lumabas mula sa tren bilang ang tanging nakaligtas sa pagsabog. Napansin nila ang isang hayop sa malapit, ibig sabihin nito ay bumalik ang buhay sa lupa at may pagkakataon silang mamuhay muli sa lupa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!